Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, Miguel, shout out po sa mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, huwag mo nang kalimutan na i-like at i-share ang videong ito para malaman naman ng ating iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may bigyan lang po tayo na kunting komentaryo at reaction at paliwanag about ito sa naging pahayag ni Agot Isidro. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating topic, mga ka-action, mga kakamping, nais ko po munang sagutin ang isang comment na nag-comment sa ating isang video na gin-upload kahapon na nagtatanong siya kung ano daw ang sikreto ko na hindi ko makati ang aking leather jacket at kung nilalabhan ko daw ito. Okay, doon po sa nag-comment po, sana mapanood mo po ito. Siyempre naman po, talagang kakati ang isang leather jacket o hindi leather jacket kapag hindi po ito nilalabhan. Ngayon sa katanungan mo po kung ano ang sikreto ko, wala po ako dito sikreto kung hindi powder lang po na sabon ang binababad ko dito at nilalabhan ko po ito once a week. At gabi ko po ito siya nilalabhan at hinahanger at kinabukasan, pinapasikatan ko po ng araw ng 2 oras po. Hindi po siya pwede ibabad ng matagal sa araw kasi magkapunit-punit yan. At ito po ang suot-suot ko na leather jacket. Ay ito po ay isang sponsor lang po ng aking kaibigan na isang YouTuber din na si Bibidit Vlog. Ayan, Miguel, shout out po sa iyo, Ma'am Bibidit Vlog, na from Taiwan po siya, na parang tinuturing ko na nanay. So ito nga mga ka-action, mga kakamping, medyo kupas-kupas na dahil aabuti na to ng 3 taon, mga ka-action, mga kakamping, no? At ito mga ka-action, ginagamit ko lang po ito minuto lang po. Gaya ngayon, nagbablog ako, saka ko lang po siya isusuot, and then after, ihahanger ko na po siya. And then kinabukasan, kapag magblog ulit ako, isusuot ko naman to. Hindi po ito nakababad sa akin buong araw, mga ka-action, mga kakamping. Ayan, kung sino po ang gusto na mag-sponsor, dahil medyo kupas-kupas na po ito, baka naman, malapit na ang December, charat! Ayan, joke lang po. So, balik po tayo sa topic natin, mga ka-action, mga kakamping, about po sa naging pahayag ni Agot Isidro. Basahin po natin ang naging caption. Ako, question mark. Mapahiya, question mark. Kayo nga, naniwala sa Taliano Gold, yun ang naging pahayag ni Agot Isidro. Well, tatapikin natin ito ang Taliano Gold, no, mga ka-action, mga kakamping. Kasi minsan kasi may nababasa din ako na mga comment dyan sa mga videos ko kung totoo ba na may Taliano Gold ang mga Marcos family. At alam naman po natin lahat na marami ang nag-content dito ng mga Pulahan vlogger about dito sa Taliano Gold. Ang tanong dito, kung totoo po ba na may Taliano Gold ang mga Marcos family? Alam nyo mga ka-action, mga kakamping, ito po ay hindi po katotohanan. Wala pong Taliano Gold ang mga Marcos family. Dahil alam nyo kung bakit, hindi nga po lalagpas ng 200,000 metric tons ang namiminang ginto sa kasaysayan ng buong mundo. Paano magkaroon ang mga Marcos ng milyon-milyon tonelada gayon na hindi naman umaabot ng 200,000 metric tons ang namimina na ginto? O diba, walang katotohanan? Ayon po sa ating pagsi-search, dahil tayo po ay mahilig mag-search, lalo na po kung may isang bagay na gusto nating malaman at tuklasin at pupunain, dapat po malaman natin ang katotohanan. Hindi naman po pwede, mga ka-action, mga kakamping, na magpuna tayo sa isang issue kung wala tayong katumbas o katapat na pagpapaliwanag kung ano po ba ang katotohanan. May nakita po tayo na isang website at ito po ay paliwanag ng Rappler. Pakinggan po natin ang naging audio ng paliwanag ng Rappler. Ang Marcos Invento Pistado, kung saan tinitibag natin ang mga kwentong gawa-gawa lamang tungkol sa Marcos family. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang Taliano Gold. Basics tayo. Ang kwento ng Taliano Gold ay ang kwento ng isang pamilya, pangalan ng Taliano Family, na bago pa man dumating ang mga Kastila ay meron daw silang 1,000,000 tonelada ng ginto. Generasyon na lumipas dito sa royal family na ito kuno at umabot itong gold na ito sa Marcos Family. Dahil dito, ang Marcos Family lang daw ang pwede maglabas itong ginto ng Taliano Family. At mas mangyayari daw ito kung nanalong pangulo si Ferdinand Marcos Jr., si Bongo. Kapag ipinabigay daw lahat itong gintong ito, lahat tayo, lahat ng Pilipino ay magiging milyonaryo. Ang sarap paniwalaan, di ba? Sana all milyonaryo. Pero hindi siya totoo. Ito ang mga dahilan. Una, ang pangako ay mayroong 1,000,000 tonelada ng ginto at higit pa na pwede ipamigay sa lahat ng mga tao. Pero ang lahat ng ginto sa buong mundo ay hindi lalampas sa 1,000,000 tonelada. Mga 200,000 metric tons lang ito. Kaya imposible
posibleng mayroong gold na ganito karami para ipamigay sa lahat. Pangalawa ay walang Taliano Royal Family. Kahit sinong tanungin mong historian ay sasabihin na walang Taliano Royal Family. Kasi wala naman talagang records tungkol dito. Kahit na si Ferdinand Marcos mismo sa kanyang diary ay walang binanggit na mayroong Taliano Royal Family. Wala. Pangatlo ay ang pamilya Marcos mismo ay walang kumpirmasyon tungkol dito. Kung meron silang pamigay na ginto, eh di sana dati pa nila sinabi, di ba? Ito ang sabi mismo ni Amy Marcos. Yeah, I think it's fun to think of all the gold and it continues to be urban legend. Iga naman ang tagapagsalita ni Marcos Jr., wala siyang alam. Walang Taliano gold. Kung meron mang kayamanan ng Marcos family, galing ito sa kayamanan na ninakaw nila sa kabanambayan. At ito ang dokumentado, 174 billion na ang nakuha ng gobyerno, 126 billion pa ang hinahabol. Ito ang pamilya na tumatakbo sa utos ng korte na ibalik ang kanilang nakaw na yaman. Pati ang pamilya na ayaw magbayad sa kanilang multa na $353 million. So tingin niyo yung pamimigay nilang kanilang yaman sa ating lahat? Paano kaya? Eh ang kayamanan nga ng Marcos family ay hindi galing sa gawa-gawang pamilyang Taliano, kundi galing sa ating mga Pilipino. Saan galing itong gawa-gawa kwento tungkol sa Taliano Gold? Panoorin ang susunod na video. So yun na mga ka-action, mga ka-camping, no? Narinig na po natin ang lahat ng paliwanag ng Rappler. So malinaw at malinaw pa sa sikat ng araw na walang katotohanan na may Taliano Gold ang mga Marcos family. Doon sa mga nabudol at hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa Taliano Gold. Naku po, advice ko sa inyo, mag-move on na po kayo dahil wala po talagang Taliano Gold. So yun lang mga ka-action, mga ka-camping, no? Sana po ay nakakuha po kayo ng kunting kaalaman. Thank you for watching. Have a good day.